Good day, faith friends. I am Teacher Love and I will be your gospel sharer for today. Our gospel for today is from the book of Luke, chapter 1, verses 26 to 38. Kapag tayo'y nakakatanggap ng balita, ang ating reaksyon ay kadalasang nakabase sa kung anong uri ng balita ang ipinapahayag sa atin. Kapag magandang balita, syempre, masaya tayo. Kapag naman masamang balita, syempre malungkot naman tayo. Paano naman natin tinatanggap ang isang balita kung ito hindi natin masyadong maunawaan? Ano ang magiging reaksyon natin? Si Maria sa ating ebanghelyo ngayon bilang pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagpapahayag ng magandang balita sa Panginoon ay nakatanggap rin ng isang balita. Sa unay, hindi naman niya agad tanto kung ito ba'y masamang balita o magandang balita para sa kanya. Kaya nga sinabi ng Ebanghelyo na nagulumihanan si Maria sa pamamalita ng isang anghel. Sino ba naman ang hindi magugulumihanan kung tayo ang nasa katayuan ni Maria? Totoo naman nga ang kagulat-gulat ang sinabi ng anghel sa kanya. Tayo rin ay maraming mga balitang natatanggap na minsan ay hindi natin maunawaan. Gulong-gulo tayo kung kaya di rin natin malaman ano ang angkop na pagtugon ang dapat nating gawin. Sa nararanasan nating pandemya, nagugulumihanan pa rin tayo kung bakit patuloy itong nangyayari sa atin. Hindi rin nga natin alam kailan ba ito matatapos. Hindi rin tuloy tayo makausad sa ating buhay, lalong higit yung mga kapatid nating higit na nangangailangan. Ngunit, kunin at tularan natin ang halimbawang ipinamalas ni Maria. Siya man ay nagulumihanan noong una, naging bukas ang kanyang puso sa kalooban ng Diyos para sa kanya. Sa kabila ng pagkagulat at pagkatakot, na italaga pa rin ni Maria ang kanyang sarili sa pagsunod sa Diyos. Nagpaubaya siya. Tayo rin, hindi rin natin lubos na naiintindihan ang nangyayari sa atin ngayon. Hilingin natin sa Diyos na pagkalooban tayo ng kaliwanagan ng isip, kabukasan ng puso sa kanyang mas magandang plano para sa atin. Wala naman ngang hangad na masama ang Diyos sa atin. Tanging kabutihan lamang at naway ang mamayani sa atin ay pagtitiwala at pagpapaubaya at hindi takot at pangamba. Yun lamang po ang aking reflection sa araw na ito. Maraming salamat po. Thank you so much for watching. Please do not forget to subscribe, like and share our YouTube channel or download our app, www.faithbook.ph. Thank you so much and have a nice day. God first.